Akala ko itatap mo yung ano eh. Itatap mo ko eh. Parang may kaso lang. Yeah. And good morning everyone. Yeah. Ayan sa Sagayo. Para sa inyong lahat, magandang umaga. We have your new set of panels. I am Casey. I'm gonna be your host panel for this morning. And syempre, I have my Nezuko. Nezuko. Anong tawag sa iyo, te? Nezuko! Arigato gozaimasu! Arigato! Ay, ako din! Hapon din ako! Arigato! Nyay! Chichinita! Naninya to! Pero yun, good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, guys. So, puyatan talaga. Pero ito na ang finals ng inaabangan. Ang final, hura! PSG LGD versus Evil Geniuses. Ayan. Pero syempre, bago magsimula yung match na to, dahil syempre, sobrang tagal ng magiging match natin dito ngayon, we have a best of five series. So, yes. Quick recap muna tayo dun sa nangyari between EG versus T1 na talaga namang mainit pa sa mainit true ang laban. Yes. So, ano, nanood ba kayo? Nandito ba kayo? Or What are your initial reaction dun sa match na yun? And para sa akin, na-close talaga ng EG yung laban, lalo na yung last game. Parang sobrang one-sided dun eh. Yung third game na. Yung third game na eh. And yung second game, pumalag pa sila. Dahil dun sa may third game, parang ano na ang hirap na palagan dahil laban na yung Doom na laging pinipik dito. First ban pa kasi na-respect ban talaga nila kay Carl. Ayun na nga din. And kasi dalawa yung gumagamit ng Doom sa kanila, si Kuku and etong si feeling ko kasi yung last pick na Elder Titan is parang hindi masyado nag-work para sa side. Pero na, ano siya, yung Elder Titan kasi okay siya dun sa isa siya sa pang-counter para kay Terror Blade. Kaya tingnan mo ah, yung Terror Blade inalis nila dun sa may safe lane at tinapatan nila as tri-lane na lang. Kasi ang hirap nung kung may Elder Titan tas may Terror Blade siya sa pang-counter, ubos talaga yung armor ni Terror Blade. Eh. So anong nangyari? Sun King and Elder Titan yung pinagtapat. Although lamang si Kuku doon nang lasitan kasi yung damage, right click damage dito ni Kuku, sobrang sakit and ang aga niya, eh, nakakwelang blade din siya, and aga niya talaga nakapaglasit. Pero nga, yung pero hindi rin siya ganun kaganda yung prime niya. The item choice, ano sa tingin niyo item choice? Maybe baka nag-ags na lang siya, something like that. I think kasi naging overconfident din si Kuku dun sa may top lane na hindi niya na-anticipate yung damage ng Sun King. Lalo na minax din dito ni, kala ko nga yung caustic finale yung nakapatay para sa kay Kuku nun. Pero kasi nung sa sunstorm niya talaga, and malapit na rin sa may tower nun, konti na lang yung buhay niya. So doon yung nagkaroon ng momentum din si Ice na magtuloy-tuloy talaga ng early. And sabi nga natin na yung Sun King yung magbibigay ng tempo ng game. Oo, grabe ang yaman ni Ice. Yep, Ice is proving kung bakit kinuha siya ng EG din dito. True. Diba? Pero syempre, kudos pa rin sa TI. So, kudos pa rin sa T1. T1. Sabi nga nila, you can spell TI without T. Then you can spell RTI without T1. Kalo mo ka na naman. Bakit ka nasatawa? Sabi niya, you can spell T without T. Ano ba naman? T-tatag. T-wala. Kay Shola, T-tatag. Hindi ko ba alam kung anong meron dyan kaya Shola. But yan, moving on tayo dito sa ating Grand Finals, ang huli, the moment of truth between EG. Once again, yung EG is proving din na nung Singapore Major, sila yung Grand Finalists. Yes. And now, they are here again. At Chinese din yung kalaban. Yes, Chinese yun team din. Yung gusto kong ipunto dito. Kasi ano ba, ano ba yung nakalaban? IG ang tumalo sa kanila sa Grand Finals. So, ngayon, LGD naman yung mga kalaban sa finals nitong Anime Major. Parang yun yung ano nila eh, rival talaga eh, no? Dito sa ngayon, sa DPC natin, parang kumbaga isipin natin, this is kind of deja vu para sa side ng EG. Meanwhile, for PSG LGD, they have placed top 3 naman din dun sa Singapore Major. Right? So, kinapos lang sila ng very, very slight lang naman. Pero, in the end, andito pa rin sila. And they are yet proving din na karapat-dapat dito sila sa ating... they are both on the group stages dito sa ating anime. Pero yung kanilang group stage dito at na 2-0 na LGD EG. Yep. So, medyo nag-aalangan ako ngayon. Although, feeling ko hindi kasi. Ang ganda pero ng yung LGD ngayon. Yung LGD, nakaisa sa kanila yung Nigma.
Dun sa upper bracket, 2-1 sila. Ayan. Yuppie. But, syempre, LGD, kita naman natin na... yung maga, the systematic way of playing. Uh-oh. Pagdating sa LGD, agree ba kayo sa akin na sobrang, alam mo yun, sobrang systematic talaga ng paglalaro ng LGD. Kahit consistent. Sabihin mo na slow pace yung, mabagal yung laro nila, still sobrang, isa sila sa feeling ko, pinakapulido yung team fight pagdating dito sa anime major. Tingin ko ang magbibigay din ng tempo dun, si Nothing to Say and Sync You. Kasi may hilig din si Nothing to Say yung maaga. Si Terong. Si Terong. Oh, ang lakas niya sa ano, support. Ah. Kung sa grabe, position 4 din. Grabe mag-support yun. Sobra, sa, idol. Tsaka isa siya talaga na kaya na mapahirapan yung carry, lalo na ngayon. Art Easy. Tingin ko, kung makuha ni ano ni Sync You yung mga high pick niya, best pick niya dito. Mm-hmm. Tingin ko, isa din talaga na magiging... mag-snowball agad sila sa... ano, magiging sa, different story pag nakuha ni Sync You yung kanyang heroes. Like Nyx Assassin, like, ano pa ba? Nyx Assassin, meron... Actually, Hoodwink, tagu-Hoodwink yung parehas na to eh. Easy versus a PSG pero, LG. Pero tingin mo pag-aagawan nila? Oh, possible. Kasi isa rin yun sa... yun yung tumalo din para nasabi? Sa EG. Hindi, kasi ano rin eh, Woodwing, pasok din sa meta natin, lalo na mahilig gumamit din dito yung EG ng Dragonite, mga ganun. Mm-hmm. So, and Team Verso, di ba? Yep. So, tingin ko, isa rin yung Woodwing kapag hindi nila binan yung Team Verso, kung ibigay nila kay Ice yun, siguro naman meron silang pa-counter ni Shade agad. Pero hindi, sa LGD nakita ko, hindi sila umuult masyado ng mga hero. Talagang paiba-iba, yung parang wala silang masyadong in-stick na hero. Actually, yung pinapaulit-ulit nila dito would be supports. Kasi yung meta nga natin dito is alam natin, mostly focused on supports, Lion, Phoenix, yung mga Holy Locket na Phoenix. Build ngayon sa... Enchantress. Yep, Enchantress. Speaking of Enchantress, they're both using Enchantress. Now, let's talk about yung mid-matchup naman dito. Ayan. Yung mid-matchup naman dito, Nothing Abed. To Say versus Abed. Abed. Yes. Anong mga pwede kasi halos same sila ng hero eh. Yes. Pak. Pareha silang mag-almad. They're both TA user. Yes. Mm. Pak. TA. Ayan, Deshrock. Pero ang gusto ko kay Nothing to Say kasi, ang itong LGD, may leak sila mag-pick ng Deshrock. Mm-hmm. So yung Deshrock na yon, ilang games sila ginamit yon and hindi binaban. So tingin ko... And may parang ano eh, mapapansin ka na binubuo ni Nothing to Say, which is Eternal Shroud. And kita natin sobrang effective sa kanya. Kahapon, apat na players from LGD naka Aeon Disc. Ayun na even eh. Si Nothing to Say. Tsaka halos lahat sila. Ang ganda ng mga itemization and especially lagi sila more on defensive. Parang microhan lang talaga and yung patience sila sa game, tingin ko yun rin yung nagpapatagal sa teamfight para sa LGD eh. Mm-hmm. And I think ang pinaka difference lang nitong dalawang to, though si Abed gumagamit din siya ng Magnus, pero kasi madalang pero natin masyado. Makita dito sa anime major. Kasi yung si Abed yung mga hero niya talaga yun, Pac, TA, Batrider, yung Tiny kanina yung last game niya sa... Meanwhile, for PSG LGD, pwede silang pumik dito kasi kadalasan yung PSG LGD, hindi ko alam kung agree kayo sa akin, minsan greedy sila pumik, but yet very effective para kanila. Nagagawa nila ng solusyon. Yung 2-4 na Magnus, Faceless Boy, ang ano kasi Magnus. Yung hero kasi nila, madalas versatile. Parang gagamitin din natin to say, tapos siya offlane pala nila. So, magugulat ka din sa mga picks dito talaga na LGD. And tingin ko nga talaga si Sync You, yung, Sync You yung... Magbibigay ng panalo sa kanila. Ang kailangan, step up. Kailangan talaga ni Ice, di ba, magiging for protect one lagi din sila. Ami talaga, yung hindi mo din alam kasi si Ami, saan talaga na kumukuha ng... Farming pattern. Saan siya kumukuha talaga ng farming pattern niya eh. Mm-hmm. Sabagay, they are both good cores naman dito, position 1 dito, especially si Ami and si RTC. Halos medyo magkamukha rin naman yung kanilang, hindi sila mismo, yung kanilang... si mamaya ako. Yung the way they play, the way they farm... The way they execute as a position 1 yung roles nila din dito. Pero ba nating makita yung price distribution and yung DPC points. Actually, take note guys, itong dalawang team na to is ano na sila?
direct invite nila sila for the TI. Oh my God! And first and second, syempre, malaking pera din yan kung iisipin natin. Na, may conversion na talaga. Oil. And yung DPC Malit points, na bagay na sa kanila. 9 million, no? Small things. 9,500,000 pesos. Kung mananalo ka ng 9 million, anong gagawin mo? Papabago ko. Ang alin? Ang bahay nyo. Hindi, mukha ko. Hindi, syempre. Hindi, pinago ko lang. Sana, kung manana... Syempre, marami mga bagay papagawang bahay. Sa business. Family, diba? Business. Yeah. Business. Papalagay para mayroon ng... The right sure. mindset. Ikaw ba, Shola? Huwag mong tanungin si Maki, ikaw din. Pag nanalo ka ng 9 million, anong siguro, gagawin? Siguro, ganun din. Siyempre, mga priorities muna. Pero hindi naman tayo mananalo ng 9 million kasi sila naman yung mananalo niyan. Kakaloka ito nga, sabi ni Kuya Dick, ha? Sabi ya, di ba? Priority daw, ha? It's either PSG or PSG, LGD, or EG naman yung makakakuha na. So, hayaan na natin sila yung pera niyan. And speaking of DPC points, ayan, to 500. Yung EG din dito kasi, as you can see, mataas na talaga. Oh. Actually, they are the first. Direct invite na team, di ba? Yes. And yung PSG, LGD, ang kinaibahan lang sa kanila, they grinded their way up to this point. Diba? Yung Singapore Major, nag-play sila sa top 3. Yes. Diba? Nakaka-accumulate sila ng mataas na DPC points. Same goes for this one. For this anime major, nasa grand final sila. So meaning, they deserve to be here as well sa side ng PSG, LGD. They're both maganda rin kasi talaga yung run ng LGD dito. Tingin ko. And yung, super. Yung ano din nga nila, yung game nila against T1. Diba? Yes. Kung sobrang... Sobrang ano, alam mo yun, mapapaisip ka na may hard game. Kasi one time, may in-interview si, ano, ito yung tumatak din sa isip ko. May in-interview si Faith Bian. Tapos, may T1 versus Quincy Crew. Ah. Tapos, tinanong ni Shiver, ano, parang, anong thoughts mo dun sa Quincy Crew versus T1? Versus T1? So, chineer ni Faith Bian yung Quincy Crew. That doesn't mean na parang... Medyo naiilang yung PSG LGD kalaban yung T1. Kasi syempre, Chinese versus SEA. Natakot sila. Threat din sa kanila talaga yung T1. Kasi nakapalag sa kanila eh. Nanalo yung T1 ng second game. Second game, nanalo sila. At least, meron pa doon ang gamit na yung Spectre. Spectre tas Axe, pero nanalo yung T1 doon. Yeah, yes. Speaking of Axe, makakita kaya tayo ng Axe carry dito ngayon? Feeling ko baka iban yan. Tingin ko, hindi eh. Hindi tayo makakita ng Axe. Enough is enough. Enough is enough. Mm-hmm. And tingin ko mas makikita natin dyan Spectre or Terror Blade. Pwedeng pagkakawin. Maalin lang sa dalawang Terror Blade. Tingin ko Terror Blade pagkagawan dito ng Evil Geniuses. Uh-huh. Kasi... Terror Blade, kanina pa pinipick ng Evil Geniuses yun. So, actually, all through the animator diba, halos, talaga. Yung win rate nga diba, ni Arteezy sa kanyang Terror Blade. Pero natalo yun ng T1 yes. Nung game number 2. So, mm-hmm. Possible. Malay natin, first 2 pick. Effective pa rin naman sa AG. And TB. Lion. Yep. Lion. So, here we go. Ang ating draft ay nagsisimula na. But before we go sa ating draft, ayan, shoutouts muna sa lahat na nanonood. Yes, sa magandang umaga sa inyo. Ang dami pa nila. Syempre naman. 1.9. Baka naman, i-share natin yan. Yes, share the stream. Yeah. And shoutouts, syempre, sa mga sponsors. Kahit partners and friends natin Uy, from Ox. Predator, SteelSeries, and Urban Active. And syempre, The Armory. Loko. Mukhang po, kala ko hindi nilalabas ng PSG. Alam mo, minsan may ganyan talaga akong tanong na parang pag sinabi ko, biglang lalabas. Lalabas. Oh. Pag kailangan mo talaga, ayan, yes. Kailangan na ilabas. So may kita, eto ang tanong, kung may kita ba natin yung As a carry, as a offlane. As a support. Offlane. Inulit. Yun lang. Pero kasi nakuha nila eh. Kasi ang finest band dito ng ang two bands ng EG is yung Nyx saka Doom. Mm-hmm. Which is ginagamit talaga ng LGD yung Old Doom. 11 is a very yes. good band. I think maganda rin yung band ng Lushrock dito kasi ito nga sobrang high peak na LGD yan and kaya na makasabay para sa kay Timbers respect yan. Respect ba ng Storm sa Kang Pak? Yes. Pag ganitong punto kasi na nasa Grand Finals na tayo, makakita na tayo ng maraming respect band from the teams kasi ayaw mo naman gamitin nila yung mga naging successful na hero dito for PSG, yes. LGD. Pero speaking of successful hero, yung Timbers ni Ice hindi binigay nila. Mm-hmm. So is that a threat? Para sa side ng PSG LGD, nabigay nila yung team versus. Start natin? I think ano eh, parang sa LGD okay lang na makuha yung mga hero ni ISIS most na kailangan nila na iban dito, i-priority iban yung hero ni
Abed, sa gitna, halos mid lane inaano nila eh. Feel ko Viper nga, maganda yung Viper open eh. Viper is open, Hoodwink yeah. is open. Yes. Viper, feeling ko yan. Maka- pwede pang Ancient Apparition dito eh. Pero, do you think APA or Hoodwink for Timberso? Anong mas feeling better? Feeling ko yung EG ang kukuha ng APA. Hmm, might be. Para sa APA. Pero sa ngayon, wala pa silang sagot sa Phoenix. Ano inubusan nila ano yung mga hero. Inubusan nila ng hero si Abed. No, Abed talaga. Ano yung mga pwede na heroes na magpoprotekta for the Phoenix? O kaya naman yung mga heroes for Evil Geniuses para mabigyan nila ng solusyon itong Phoenix. Right now, wala pa talaga silang... Pwede silang mag-Tide Hunter. Mix Assassin open pa dito. No, it's... Wala ba na? Aba na, first pa. No. Binago na. Ah, oh, binago na. Iba yung itsura ni Nyx, no? Hindi ko napansin, hindi ko napansin na na... T, wala. T, wala. T, tatag. Yan ang mga ano dito. Mga kailangan ng PSG, LGD at Evil Geniuses din yun yes. dito. I think pwede pa sila ditong mag... For PSG, LGD, what's their ban? Hero ulit ni Abed? Tingin niyo? Inuubusan nila ng hero si Abed eh. Pero hindi nila... Parang ano, kampante sila na makuha ni RTC yung mga hero kasi kaya nilang kontrain or kontrain si RTC Terror, sa lane. Sasabihin ko palang, speak Terror of Blade. RTC. Oh. Mukhang hindi nila. Favorite hero eh. Respect. Razor. So, it's mid. Mid Razor. Or maybe carry. Oh, kasi pwede pa naman nila i-adjust dito yung ano eh. Baka feeling ko i-carry nila yung axe. Tapat nila sa... Timberso, bugbog yan. Sila unang-unang gumamit ng axe carry dito sa anime major. So. LGD. Yes, LGD. Against TNC. Oh, para sila yung nila. Ano, sila yung gumagawa ng ano bagong hero pool din dito. And Meta Shaper. I think axe versus Timberso, yari yung axe dyan eh. Para sa akin. Kasi mahirapan talaga yung axe na lumain against Timberso. Hindi oh, hindi rin sakto. Makapag-farm sila both, pero oh. I think... Pero naman ba, mahirapan eh. Hero itself, wala sila masyadong kill potential. But tingnan natin, speaking of itong PSG, LGD and Evil Geniuses, tingnan natin kung sino magtatapat sa ating head-to-head matchup. Brought to you by Multivitamins. Enerbone Active. Ayan ang... Oh, kakasabi ko lang. Abed and Nothing to Say. Si Nothing to Say... Nothing to say to Abed. Oo, got nothing to say to Abed. Mapapatunayan na lang niya yan same later lang din on. Sila ng hero kasi talaga. Kung iisipin mo dito si Abed, this major, kita mo talaga na nagsha-shine siya sa EG. Super. Super duper. Same goes for Nothing to Say. Yes. Diba? For the side of PSG, LGD. Pwede pa sila dito mag-Dragon Knight ah. Oh, hindi na. Sila kasi yung nag-Woodwing. Yeah, yes. There's Timberson. Clockwork. Post for Clockwork din. Sa kasibin mo, hindi nila binaban yung Templar Assassin kasi kumuha sila ng Razor. Oo, yun din so naman. If ever na kumuha yung EG ng TA, may pangtapat na agad sila. Yeah, pero kasi flex right. din, flexible din tong Razor na to eh. Pwedeng offline, pwedeng mid, pwedeng carry. So mag-aantay sila kung anong ipipick ng EG dito as a mid ni Abel. And speaking silang, of picks, ano yung pwede nilang picks dito? Think pwede Fort silang pick. Mag-Viper. De, pero feel, kasi oh, Viper, pwede rin naman usually yung ginagamit lang naman ni Abed eh. Pero Lina. Ah, okay. Mid Lina. Hindi, pwede ba yung maging position 4? Wala na, ayun may hindi, clockwork. Hindi, pwede pang, I mean, yung so, clockwork. So, wala naging clockwork, ano? Hindi, oo nga pala. Ilagay mo. Timberso nga pala yun. Timberso offlane na pala to. Sub. Saan mo lalagay yung ano? Hindi, bench player. Bench hero. Hindi, pwede na pala to kasi Timberso na pala yung isa offlane nila. So, pwede yan, Timberso and Lion and Clockwork gawin nilang position 5. Position? Kasi yung... Ako ano, kasi ang gumagamit ng position 4 si... Ano diba? Si Crit? Kadalasan... Ay, Clockwork. I think, Clockwork. Eto, sa akin, para sa akin, position 5 na Clockwork is better. Oo. Kasi sobrang kasi, galing gumamit ni Crit ng Lion. Yes, ayun nga din eh. Tsaka mas malakas yung kill potential nila doon. So may bottom lane na Lion plus Timberso. And I think kaya nila agad na makapatay yan. Kasi kung Timberso and Clockwork, parang hindi ganun kaganda yung synergy nila sa may bottom lane. Baka mag-void to. Ina-expect siguro ng Evil Geniuses. Kaya nga eh. Baka ang kitaterong. Pero good ban dito na ang Evil Geniuses. Yung Spectre kasi sobrang lambot nga ng dalawang hero nila dito. And I think kaya nila na mapatay. Open pa yung, yun na nga sabi na eh. Faceless Void. Nabanggit diba? Niya na naman na kasi nga ba mag-faceless yes. Void kasi may Lina, di ba? Tsaka ano, pwede siyang makapag-out sa Static Link and hindi siya kaya patayin dito ng Axe. Ang maganda dito kasi may Laguna saka Finger sabay. Pang, pang. Ganun. Di ba? Kaya nila agad mag-burst ng isang hero. Laguna.
fingering and I think mo. Lina, parang win-win situation to for the side of Evil Geniuses. You know why? Kasi ano da talaga to eh. Hero ni Nothing to Say na actually nung T1 ngayon kalaban nila fin first place banto ng T1. Mm-hmm. So Nothing to Say hero and then as well pang address din doon sa Supernova, right? May kabibili yes. Bilang. So medyo nahihirapan yung EG dito kasi hindi pa nila talaga alam kung saan ililane to eh. So open pa yung mga carry heroes pero this really wala just pa yung Razor. I think pwede pang gawin Axe carry yan tapos feeling ko hindi nila imimid tong Razor right? Kasi Lina. Kasi pwede pang i-offlane to eh, no? Yung ano nila, yung pwede Axe nila. Pwede i-carry yung Razor itapat sa pwede silang mag-Naga Siren. Oh, Draw Ranger. For EG? Oh, ay, hindi. Axe to. Medyo and mahihirapan si Naga. Pero, tingin ko, tingin nilalabas mo yung NP. NP? Pwede din. Oh, yung NP ni, ano? Oh, Arc Warden, oh, yung binandito. So, possible, pwede pa naman sila dyan mag NP nga. May ano kasi, Razor eh. Siguro kailangan nila yung mga kaya makapag-out agad sa Static Link. Hindi na siya pwede mag-jogger na at mahihirapan siya. Kasi ipopeso lang sa kanya. Alam mo yung jogger na NP nga, diba? NP nga. I like to see this one na makakita ko for Evil Geniuses. Just pick, ano I don't know, parang ito? Kasi pag NP, tapos eh, Axe carry na kaya to? Ang LGD. Aso, kung mag-axe carry pa sila dyan, kailangan sobrang pa na sobrang bilis na maglaro ng EG dito ngayon kung yung shipping mo. Same as yung LGD Kyop hindi naman pa nagagamit eh, no? Pwede rin yung Kyop. Binan kasi yung Death Prophet. Mahirap na mag or hindi. Lina tapos Kyop. Mag-Queen of Pain dyan, hindi naman na siya pasok. I think Razor versus Lina yung magiging matchup natin dito. Sa carry na lang yung kulang dito ng PS LGD. Or baka gulatin nila to na axe yung ano, axe yung magiging carry dito. But I think Razor mas better siguro siya if tas nag-tide spec o bandin. Yung Mars open pa. Hindi, baka carry na to, carry na, ano yan, Axe na talaga yan. Tapos kumuha pa sila na isang offlaner dito. Pwede pa. Na para kay Pate B yan. Diba? How about Tidehunter? Kailangan nila pa ng Pumbers dito kaso kasi, para pag sa may ano, carry kasi. Pag may Axe na carry kasi, kadalasan ang mga minimid mo, yung mga, let's say, Magnus, yung mga right clicker talaga, Magnus, TA, mga ganong klaseng heroes. So, for PSG LGD, kailangan nilang mamili kung ano nga ba yung magiging last pick nila. And they are using their reserve time to think kung paano nila adjust yung mga heroes na to. Kung ano yan, kung magi-carry sila dito na Axe, so kailangan ng magandang combo dito ng Hoodwink. Tingin ko ito yung Hoodwink is para kay Sync na. Maganda rin yan kasi kay Timbers na talaga. And Nature's Prophet, pwede siya yung makapag-scout doon kay Nature's Prophet mamaya. So, we'll see. For Evil Geniuses. More on Night Kicker din sila sa Phoenix. Tidehunter Magnus, mga ganon. If ever ko. Yung iniisip ko eh, kung Axe na carry, mga right clicker na mid talaga yung gusto nila. If Axe na offlane, pero may Mars pa ha. May yeah, Mars is Mars. Still open. Oo, nakalimutan natin si Mars din dito. May Phoenix din sa kabila. So, pwede. Baka kasi Mars nga to. Sa bagay, nila wala, rin namang, ano, wala rin namang hard hit dito for the side. Kailangan nila ng Pumbers din para kay Timbers eh. Kasi kung magre-relay lang sila sa Woodwind dito, parang kakapusin pa rin sila na patayin yung Timbers. So, pwede rin yung diba? Mars para mapigilan yung pagbasag ng itlog. Kailangan, oh, Sun King! Okay. Wala kasi silang stunner. Tama yun. Kasi so, King. Axe carry. We're gonna see an Axe carry. Kakasabi ko lang kung makakakita tayo ng Axe na carry. Pinigyan agad tayo sa first game. I grabe think tayo naman yun. Ng ano yan, kaya ng Timbers so on laning phase kasi Axe plus Phoenix yung magkasama. Diba? And I think Timbers so dito, pwede nilang tapatan talaga. Di kailangan din kasi nilang pampigil sa pagbasag ng itlog kaya kumuha sila ng Sun King. Wala silang stunner eh. Yep, that's right. So, set up. Wala din silang pang set up. Pero wala silang pang burst dito mamaya. And Bogey I think dummy. So, speaking of, yan, walang pang burst. For PSG, LGD, and Evil Geniuses dahil kompleto na yung draft natin, kanino kayo dito, Papa Bor, for the game number one? Let's start with Shola. EG, ah. EG. Ikaw, EG. Momshi. Pwede naman kayo magka-isa? Ano ako? LGD. Ay, ayaw niya. Bakit LGD? Tiwala ka sa Razor Hoodwink? Kasi and pag sa maaga, Axe pag na hindi, carry? Pag hindi nila na ano tong Sun King, nabigyan talaga ng bonggang-bongga makapag-farm, pahirapan sila niya. Just like yung Ice-Ice yes, kanina. Kanina. Diba, kasi mas gusto kailangan nilang iparamdam.
Mas gusto mahira. Mo kay Avid mga ano yun, no? Mga mobile hero din, may mga patakas din. Hero din naman niya yan, yeah. Yung Lina. Pero depende na lang kasi sa pagalingan na talaga ng mag-Dota yan, yep. Eh. Siyempre, this is already the grand finals. Yes. Ang dami na nilang nilaro dito sa anime. At least, eto, pwede sila mag-connect anytime agad. Yep. Dahil meron silang Nature's Prophet. Plus, kailangan bibigyan. So, syempre, bibigyan naman lang tayo ng magandang laban. Yappy. Diba? So, speaking of magandang laban, dahil narinig na natin yung prediction dito ni Maki and Shola, ipasa naman natin and pakinggan natin kung ano yung magiging naman. Prediction. Ang ganda ni Ate Ish kanina. Ate Ish, pero naka-boxer yan. Paano nang color pink boxer niyan. Ay, sorry. Tayo nga, tayo nga. Oh. Ish, tayo nga? Sorry. Pink. So, I think, ibigyan natin to for our casters, dahil si Detective Komang excited naman. Detective Komang? Detective Komang? So, inaabos lang natin, Ishii. Take it away. Check. Ayon sa aking pagsasaliksik, guys. Game number one. Sino ba alamang dito, Ishii? What? Meron. Game one. Oh, ang ganda ng draft ng ano ng PSG LGD. Like, yung, like, the fact na pwede nilang i-flex yung hero nila. Kahit may EG ako, di ba? Pero kasi ang ganda nung, ano, nung drafting nila, kaya nilang i-flex yung lineup nila. And nakita natin yung Sand King. When there's actually not a lot of heroes that could stop you, parang ang dali ng Sand King din. True. And ito, tingnan natin. So side ng PSG LGD Axe, netong si Ame, carry po yan. Nothing to say on Razor, Fate Bian, Sand King, Sin Q, Hoodwink, Innocent sa kanyang Phoenix. Alright, so side naman ng EG, you have Arteezy on NP. Ayan, si Abed on Lina, Crit on Clockwork, Ice on Timbersaw, and si Lion maglalaro niyan, of course, si Fly. And welcome guys sa ating game number one na itong ating Best of 5 Grand Finals ng We Play Esports Anime Major, ang last major before ang TI. Naku, again, EG. Harap na naman po sila, no? Dito sa ating Grand Finals versus a Chinese team. Pero ngayon, LGD naman ang makakatapat nila. Hindi na po IG. Ang tanong, maka-question markan ba ulit sila? O magkaka-curse ba? Talaga bang second na lang ngayon ng EG? O, kasi dati puro third, eh, di ba? Ngayon, nagsi-second naman ngayon sila. Ayan, tanong, yun ba yung curse ulit ng EG, no? Na laging second. Pero kasi ako, ay. Umpisa pa lang ng playoffs, nag-predict na ako ng kung sino-sino yung mananalo pera laban. And ang nasa grand finals ko doon, LGD Nigma. Pero wala yung Nigma rito, EG naging kapalit. Pero ang pinag-champion ko doon, sa bracket ko na yun, LGD 3-1. Feeling ko naman, ganun pa rin ang kakalabasan, LGD 3-1. Ewan ko lang kaya easy, I mean, kasi honestly, EG yan. Hindi pa sigurado naman kahit ako. Siyempre, analyst tayo eh. Oo, yan. I really do think that LGD is a much better team all throughout the tournament. Kasi kung titignan mo yung drafting nila sa buong tournament, ang hirap nilang basahin. Sobrang flexible sila, hindi sila yung teams na katulad na nakikita natin sa EG na lagi ka nakakita ng PAC, lagi ka nakakita ng TA, yun, like ulit-ulit na hero. Like they're the kind of team na you can see Axe, but then again they could flex in any role. Tapos nagpe-play din pala sila ng Hoodwink. And kapag namimili sila ng hero na to, like they understand the hero so well na kaya nilang i-execute yun on that level. Nakita and also, nakalimutan natin yung Lion, yung Assassin, di ba? Kahapan yo, yan. And also, Ishii, dalawa yung factor nito kung paano ka mag-champion. Siyempre, dapat yung isa, sobrang lakas nyo talaga. Or, may momentum ka galing dun sa lower bracket. So, may tendency na pwede talaga din manalo itong AG. And napakalakas din naman talaga nung mga lumalabas na doon sa lower bracket. Isipin mo naman, umpisa ng playoffs, lower bracket agad yung AG, di ba? Sino pa mag-aakala na nasa lower bracket ang AG dahil lang na nasa upper bracket kagad nun na LGD Enigma doon sa after ng group stage, tama? Yo, tapos, ang una nilang nakalaban ay yung ano ba una na mahulaglag? Noping, no? Noping. Yung una nilang nakalaban doon. And then, sumunod? TNC. TNC. Nakalaban yan. Ng EG. Oo, tapos TNC. Nigma. Tapos Nigma. Tapos BG. Bichi. Tama. Bichi Gaming. Tapos T1. Tapos T1. Kumbaga, lahat na nang po ng malalakas eh nakalaban na dito ng PSG. Alang Evil Geniuses. EG. So, ready na po sila dito.
para harapin ang final boss, kundi ito nga PSG LGD. And let's see kung ano mangyayari dito. Pero Innocence, palagi siyang binubugaw dito nitong si Fly. Ito yung mga meta hero ngayon, no? Yung mga nakakapag-contest sa ginagawang mga stacks. And nakapag-stack pa rin naman ito si Innocence. Nakapag-dive out pa siya doon. And this is also the one thing that we really realize sa Chinese Dota is they're good at utilizing yung mapa. Kasi kahit na nakikita mo, 'di ba, dead face na nangyayari sa laban, pero nakikita mo yung net worth nila, papaangat talaga, like lahat sila yaman. Sila yung tatlong klase ng core na lahat may farm na hindi nakakalayo yung net worth. Whereas sa side ng EG, makikita mo either si Abed or si Ice or si RTZ yung lagi nangungunan or nasa top 2 lang. Whereas sa LGD, lahat sila papaangat. Kaya ang saya ng laruin ng Dota nila eh. Okay guys, medyo naglalag lang. Grand Finals pa kung kailan nag-Grand Finals, saka tayo naglalag, no? Sa clean feed po yan, yung binibigay nila rito. Pero sana maging maayos naman. Baka pumitik lang. Dito, thank you. Makakasama niya rin sa may bottom lane yung Axe. So, masaya mo rito nilabas ng LGD yung Axe nilang carry. Yeah, nakita naman, ito yung maganda sa Axe na carry versus sa offlane. Yung Axe na carry mo, maaga niya makukuha yung Manta style niya and he can disrupt yung jungle ng kalaban, cut yung creep with, and it's gonna be harder for the enemy team na mag-create ng play kasi constantly nasha-shove yung lane mo. So yun yung kailangan i-keep in mind ng EG. But they do have a Lion, so may sagot naman sila doon kung sakali ma-build up yun itong si Ami. And ito, medyo passive ang naging umpisa rito ng laro natin. Uy, nag-i-stack lang pero hindi na-stack na itong si Innocence. Uy, umagaw pa si Innocence. Grabe naman, ano yan? Yung walang first blood, 2 minutes. First blood, 2 minutes. Pero ito, thank you. Naka-basic lang. Gino-go niya rito itong secret. Or sa isa pa lang napansin ko, no? Ang tapang ng LGD na nag-pick sila ng Axe kahit na may Lion sa kalaban. Diba, nakita natin yan, power ng carry Axe, yung Manta style niya, and shard. Kaso, every time na may Lion, may Hex, may life drain, may mana drain, so tanggal ka agad yung mga illusion dun. Pero pinick pa rin nila. Yeah, for sure. Pero kasi I think they picked out si Phoenix saka si Axe. So they're looking for that extra hero na pwede mag-protect ng egg. And katulad yun ang sinabi ko, is kaya nila i-flex yung Axe. Kaya pinriority nila yan with their pick. Kasi first pick yung EG eh. So, kumbaga kailangan nilang mag-pick ng poison or may maka-counter naman talaga yung hero nila. Ama. So, yun talaga. And ito, nothing to say versus Abed, no? Nothing to say, guys. Sa pagkakatanda ko, hindi talaga ito yung mid lane player ng PSG LGD dati. I-home pa to dati, i-home pa sila. Nothing to say ay naglalaro sa Team GXR. Yan. Dati sila 343 kasama niya noon. Sobrang lakas na nila noon. Batak na batak yung GXR noon. Tapos nawala at si BT Paded. Parang nag-trade sila noon. Parang nag-trade sila noon, sinating to say yung pinasok nila. Sabi ko doon, ay itong team na to medyo nakakuha nila yung formula naman ng Chinese team. Ang Chinese team kasi laging may isang Malaysian player. Diba? Parang ganun. Apat na Chinese, isang Malaysian. Parang yun yung winning formula ng mga Chinese team. Pero ito, First Blood. Makukuha ni nothing to say. Ito yung pinag-uusapan na nating napaka-init na player dito sa PSG LGD. So yun nga. Apat na Chinese, isang Malaysian. And parang yun yung winning formula ng isang Chinese team. Parang Pinoy, di ba? Dati TSC, apat na Pinoy, saka isang foreign. Kasi maganda rin kasi nakaka-explore ka ng ibang region kasi nakikita mo yung perspective nila. Kasi minsan pag panay ka Chinese or panay ka NA or Southeast Asia, like, yun lang yung parang nandun ka lang sa bubble na yun eh. Kapag nag-i-import ka ng ibang lahi, nakakuha ka ng insight or different kind of play na pwede mo i-explore. Pero, uy, saktong-sakto yung cooldown nung dive dito ni Innocence. Pero naka-TP out din naman si Fly. And kinukuha na sila ng stack na itong si Abed. Pero andito na ito si Nothing to Say. Crit, tatama yung kanyang stun. And makakapag-out naman. Sino nakakuha ng network na yun? Hindi ko napansin na. Parang may nakuha si Clockwork, may nakuha si Lina, si Sand King, saka sila. Parang lahat-hati sila dun sa... Hati-hati sila ron, nakakuha ron.
Parte-parte. But it's a good scout for the side of EG. Kasi, di ba, typically, isipin mo, nag-i-stack sila. So, nasa utak natin, i-block natin yung cap sila. Nag-i-stack sila. I-take contest. Advantage natin yun. I-contest natin. Kaya naman eh, di ba? With this Lina, Clock, and syempre itong Lion, kaya-kaya nilang kumuha ng creeps dyan, ng stacks dyan. Yeah. Pero napakayaman nitong Axe. Hindi ko inaasahan to ha. Inaasahan ko mayayari siya ni ano eh. Ni Isis eh. Kasi Timber, so again, si Strength Hero, eh napakaganda yan. Pero ang ginagawa rito yata, parang hindi na lumilane yung Axe, no? This is the same thing that we saw from yesterday. I think against T1 din yun, like yung kay Kuku versus din kay, I'm like, the 1v1 sa lane, but for some reason, he's still grabbing the CS. Ang galing niya talaga mag-CS. I don't know where he's getting his form, pero ang kahit na ma-force out mo siya or lamang yung hero matchup ng kalaban, he seems to find form every single time. And kung ganito yung mangyayari, gusto rin to ng PSG LGD, lalo na kay CCNQ. And sobrang greedy na support nito. Kukuha lang siya ng experience dito sa may bottom lane. And nagpupuno-puno lang siya. Ha? Talagang kailangan lang niyang iwasan ito si Ice. Pero kita mo naman si Ice. Sabi niya rito, gusto mo bang magpa-level? Bawal ka rito dahil puputulin ko lahat ng puno mo. Oh my God, Ice. The next level yung kanyang ginagawa rito. Di ba nga sabi nga nila, kung sino daw yung offlane na pinaka nakakainis na ka-lane, it is true. Actually Ice. Oh, kasi he will push you into like the ends of the limit na talagang iinisin ka niya. Hindi man ako makakuha ng farm, mamiss ko naman yung CS, but I'm going to make sure na hindi ka rin magkakaroon ng magandang game. Sipin mo ko yung iba yun, parang sige, hayaan ko lang siya, nakaka-level. Kumukuha naman ako dito ng ano eh, ng farm eh. Eh, nagla-level lang siya, bahala siya dyan. Kesa ma-bosset din ako. Pero ginagawa niya, wala eh. Pinobosset din niya yung kalaban. And yun, na-push out niya rin yung ano, yung tower. Plus, hindi pa nakakuha ng level din yung Hoodwink dahil kailangan niya mag-out. Pero napakadaming stacks pa rin dito ng PSG LGD. And yung Axe, kita nyo naman yung network niya. Umalagwa ng todo. Ariba na yan. Oo nga eh. Like, ito talaga yung kalakasan ng LGD eh. Like, di ba magtataka ka na lang, like, how are they so rich on this early of the game? Nakikita mo, nag-shop din ng EG yung lane nila, pero... Bawal! Bawal! Ano yun? Nakalimutan niya yata. Di, baka balak niya i-sprout as i-block with this Treant. Kaso nga lang masyadong mabilis. Kaya... Bawal, no? Bawal, mikulong, guys. Naku po, Diyos ko. Ang hirap pala nun. Pero ito. Si Ame, patuloy lang pagka-farm dito at may Yasha na po. Vanguard Yasha, 10 minutes ng laro natin. Napakayaman, hayop! Yeah. Ang galing ng LG dito. Like, utilizing yung farm sa map. Kung isipin mo, diba, 10 minutes, tatlong, like, limang, at least pitong stacks nang na-accumulate nila dun sa triangle. So, like, konti lang yung tapo nun every minute. Nakaka-gather sila ng farm na dapat hindi mo naman typically nakikita or nakukuha this time of the game. Usually, sa lane lang or yung mga kills na nakukuha mo. Pero sila, kumukuha sila ng extra move na yun para mas mabuff pa yung network nila. Eh, mabilis na mag-farm yung Nature's Prophet tsaka yung Timber. Pero mas grabe pa yung Axe pa rin, di ba? And sakto pa yun, pag-clear nila rito ng triangle, oh, magre-reset ulit. Diba? Mag-whip, 55 seconds. Reset na yan. Magkakaroon ulit yan. Then, pupunta yung Axe dun sa may top lane. Magka-farm nyo muna siya. Pero may mahuhuli sila dito. Fate Beyond, Epicenter, gagamitin. Oh my God, Fly! Mayayari, pero si CNQ naman yung maging kapalit niyan. CNQ is my idol. Nayari po siya ron. Whoop! Stun! Hindi mag-connect dito kay Fate Beyond. Na may blink dagger na rin yung Sun King, mga sir. Ibang-iba yung playstyle nito kay Ice. Kadina na nakita natin, puro pakunat, di ba? Had detection doon, baka napatay din nila yun. Kasi may ano sila, may finger of death sa Kalaguna. Nawalan lang talaga sila ng detection. True. And ito, tier 1 tower, Ice. Alam niya na kailangan niya na i-pressure yung mga torre dito ng PSG LGD. Makunat siya rito, may hood na po siya rito mga sir. And ready to defend. Ito PSG LGD hookshot gagamit dito. Oop! Wala silang detection. Na-stun pala. Na-call! Ito secret at mamamatay. What a bushwhack! Coming from CNQ and Abe. Delikado rin dito. TP out kanyang gagawin. Mako-call ba siya rito? Pero enough na yung damage doon. Four heroes down the side ng EG and PSG LGD. Tier 1 tower lang yun. Pero dinipensahan nila lang todo. It's just that one spell. That bushwhack from...
hoodwink, disruptive yung burst damage from EG. Nakita mo pa, umilaw na yung finger of death ni Lion, but it turned around on their favor and that is more gold na naman on the bank nitong si Axe. Grabe guys, and ngayon napakalapit na nito sa Manta Style. Oh my God. Ang timing talaga nito guys, time. Before 20 minutes dapat may manta ka na kasi gusto mo lang bumili ng 20, sa 20 minutes gusto mo lang bumili ng kaagad ng ano ng shard, pero ito nakita natin sa replay natin kung gaano ka on point yung bushwhack nitong si Sinqiu and also yung follow up call nitong si Amidon. So ayun nga no, 20 minutes dapat meron ka ng manta style para may pera ka na rin for ano a shard, pero this time 13 minutes. Oh. 13 minutes pa lang, Kuya Lo. 13 minutes pa lang. Baka may magkaroon pang Blink Dagger yan. Before pa yung ano, pwede niya farmin pa muna yung Blink Dagger before yung mag-ipon siya si Shard. Hindi na. Ano na yan. For sure, Manta style na yan. And depende na lang. Kasi may initiation naman sila. They actually do have Sand King. Tapos may Phoenix din sila. So they have a lot of ways para hindi agad i-build up ni Axe yung kanyang Blink Tiger. Pero nasa kanila naman yan. Ayun ako, Diyos ko po, manta na guys. Manta na po rito itong Axe. Like pre-14 minutes. Oh my goodness. Wow. Last ito, 140. Si RTC, gigil na gigil pa man last niya, 120. Diba? Pero mas mayaman pa rin yung Axe. Diba? Yan nga eh. Yun yung isipin mo, diba? Like si NP, he's a type of hero na magaling mag-utilize ng farm sa map. Kasi he can farm sa buong mapa, meron siyang ultimate, so kaya mabilis din siyang mag-farm. Pero, saan nakuha ni Axe yung farm niya? Na-force mo siya out of lane, there's only certain camps na pwede mong pag-farmin. Mm-hmm. But he's still top na. 2K ahead kay RTZ sa NP niya? True. And kung ikaw ang EG niya, para sabihin, mayaman ako, sabi ni RTZ, mayaman ako, okay lang yan. Uy, ba't ang yaman ito? Mapagano na lang siya rito guys eh. Kung makikita niyang manta style na bigla. Totoo. Si Axe, like, diba? At the same time, alam mo yung pagkatapos ng game, yung kititignan mo yung graph, di ba? Titignan mo, grabe naman yung pick ng draft ng Axe gold. Dito. Si Axe. Oh, sakto-sakto. Pagkalabag niya ng Sentry Wars, nandun ito si Fly and out na lang muna. Makakadabards naman yata ito si Fly or... Hindi, medyo malayo. Sentry Wars na lang yun nandito rin. And then, tingnan natin dito. Okay. Nangaasar na yung Manta Illusion dito ng Axe. Pero meron naman niya silang Lion. So, wala problema yan. Oh. Iniisip ko, dapat yata i-start naisipin ng EG like blocking yung camps. Yung using Treant to block yung triangle camps. Nalala mo yung Laban ni Gugu. Na para i-disrupt lang nila. Iba-block mo yung triangle camps, yung Ancient, and kung ano man using itong NP na puno-puno. Yaman, no? Grabe to. And, let's see, nakaabang lang dito yung PSG LGD sa may bottom lane. Kung sino man yung dedepensa doon, igogo ng Sun King and itong si Sinqiu, pero wala nagpapakita, guys. Both teams, medyo maingat na lang po ngayon. Lane wards coming from LGD. Oo. Alam nila walang tao sa may taas. Like, yung warding nila, like, it makes sense. Like, diba, tignan mo, they're protecting yung jungle nila kasi it's already 15 minutes against and dito gusto maglaro ng EG, pero... Oo, Fly, delegado rito, nasunog siya sa Sunray. And mamamatay itong si Captain Fly at hindi pa niya nakuha yung regeneration doon. Nagkaroon pa ng laman yung bote. Itong si Nothing to Say, 7-2 score natin, 3K kalamangan ng PSG LGD. Also PSG LGD sila yung pinakamalakas na team dun sa pagkuha ng kanilang timing sa mga heroes, no? Parang alam na nila kagad kung ano yung win condition nila, ano yung timing na kinakailangan natin, level ba nito, talent tree ba ng isang hero or item ng isang hero, ganun eh. Kasi ano din eh, like kahit na may ma-behind sa lane, they're just good at parang boosting yung hero. Katulad ni Axe kanina, di ba? Like typically, hindi naman ganito dapat kabilis yung timing ng Axe, but with the stacks na ginawa nila, like it just makes their game much easier to run yung gantong klaseng lineup. Oo, pero epicenter, kinasana rito ni Fate Bian, and naku po si Fly, na bait po siya doon. And kill lang si para dito kay Ame, maghahanap pa ngayon sila ni kill dito, and may Blink Dagger na nga rin po yung Axe. Let's see. Ano mangyayari dito? Man.
this doesn't feel good para sa side ng EG. Kasi typically, if you're playing NP as a corp, as a position 1, you want to be ahead 1K, 2K net worth doon sa carry ng kalaban. Mm-hmm. Kaya nga namimili ka ng NP kasi mas mabilis ka mag-farm. But it's not happening. Kaya ngayon si RTZ, he's not comfortable taking fights or sa side ng EG na, di ba, may malalaking spell sila, may Laguna sila, Finger of Death, but we haven't seen it in a while. 17 minutes na. Ako, 10... Magta 10 minutes na yata last time nakakita tayo ng malaking ultimate. Mm-hmm. And ito, 8-2 score natin. Ricky pa rin kalamangan, guys. Nakikita kaya sila? Wala. Ito, kita ko si Sinkyo kahapon, Veil, and then Recta Ags. Ngayon, iba na naman yung kanyang item choice. 4-stop naman ngayon. So, talagang... Depende sa sitwasyon ng ginagawa rito nitong si Sync Q. Saka, doon natin nakita yung 4-staff meta. Dalawa-dalawa, 4-staff para ka mag-first down na hero. Grabe, oo. Mm, I mean, may clockwork yun naman. There's a Sprout, may stand din Lina. So, it just makes sense. True. Na mag-go sila with that item. They're probably gonna need at least one more. Maybe kay Sand King, not a bad item choice. Ha, yung pangyaman dito talaga nito si Ame, guys. And yung shard po ni Ame, nagpa-proc po yan kahit na umatak ka. Pag di ba po yung third skill, yung kanyang counter helix, pang-counter lang talaga. Kumbaga, pag tinitira ka, may chance na umikot yung axe. Pero nga, sa shard niya, tataas yung percentage, 10% yata. And then, yun nga, magpa-proc na rin siya every time na tumitira ka din. Or may chance pag tumitira ka. Pero, mamamatay ito si Fate Beyond. Good. Pickoff coming from EG. Ito naman yung inaantay ng EG. Yung blink dagger nung Lion netong secret. On point yan palagi. Nakita na natin yan against sa T1. And kung kanino pang team, ginagawa niya yan. Basta may blink dagger siya, sobrang tapang palagi niyan. May nakasetup ng kills. Ang iniisip ko, Kuya, kailangan makabuo ng EG ng nullifier before LGD start building up yung Hades. Kasi nakita natin, di ba, when there's a lot of burst damage, single target burst, on the enemy side, anong counter niyan? Aeon Disc lang, nakita natin kanina. Nakita natin all throughout the tournament how Aeon Disc has been very annoying when you have a single target burst sa team mo. So, kailangan i-keep in mind ng EG yun. Consider under next item. Pero nothing to say with the BKB and Abed Delegado dito. Mamatay po siya dyan. Mega kill para dito kay nothing to say na call and the dunk. Para dito kay Ame, dominating naman yung Axe. Tier 1 tower on the middle lane. Delegado for EG. Grabe. Bigla na lang naging maraming hero yung nandun sa may gitna. And again, all objectives. Mm-hmm. Yeah. Makakuha bigla ng Tier 1 tower. Stun, burst damage doesn't feel so scary kapag may BKB na yung kalaban. Diba? Antagal na na-drag ng game natin. That this low cooldown, this stuns from EG, is not scary anymore since may BKB na nga itong sinating to say. Tama, and Abed ha, hindi ko kasi siya nakikita ang naglilina ngayon, di ba? More on Pac, Ember, Leshrac, TA, yan yung mga naging hero niya. Pero Lina, alam naman natin ito ma-one stun lang, isang call lang, delikado. Yung positioning pa rin, di ba? Yung kailangan mong ingatan pag naglilina ka. And ito, Timberso. Ni Ice, naku po, delegado si Ice dito, pero makakarap na siya. Yun nga lang, the dagger and the bushwhack to cancel the TP, Ice. Matutunaw po siya rito and unstoppable para dito kay nothing to say, pero nakabili naman na si Ice. Meron siyang sangge and kaya. One annoying spell. Oo. Kanina pa, every time that bushwhack. Ayan, so back to sa pinapoint out mo kanina na this is not a typical Abed hero, but what can you do? Binan lahat ng LGD, lahat ng mga hero, Ember, Storm, Spirit, Puck, diba? And then Void, kung bibigyan mo naman ng Void Spirit si Abed, Void Spirit is a hero that's very underwhelming sa tournament din natin, so it's kind of hard. And kasi kung mapapansin mo, gusto din ng EG that Egg Hitter plus Burst Damage, so it just makes sense na nag-gain na sila dito. It's just yun nga, sobrang susceptible niya and napakadali niya patayin. And also, ito si RTZ, kailangan talaga nilang hintayin lang yun. Siguro yung timing din itong si RTZ. Skadi? Siguro? No? Next item niya rito after ng kanyang BKB? Oop! Pero mag-go! Oh my God! Delikado! Ayun, RTZ! Isang mabilis lang. Naku.
this is gonna be an LGD show. Like for the side of EG, it's very hard for them to look for a fight or yung team fight na maganda para sa sitwasyon nila just because they are behind the network. Oh. Diba? Like si Razor, ang hirap niya ng targetin unless ma-ahead ka sa vision, ma-initiate mo ng hook or maybe into hex and to stun. Pero ang bilis din kasi gumalaw ng LGD. They're really good at playing together. Also, ang dami nila tumatalon. So, yung position dito nitong Nature's Prophet, pati Lina, Delegado. Ito si Ice, BKB, kakamitin din natin say. And Ice, pero may hook shot dito. Ito si Fly. Tingnan natin, mapipilitan na lang mag-back dito itong Razor. Pero yun nga, sinasabi ko dito, Nature's Prophet and Lina, both heroes, kailangan maganda yung posisyon. Hindi pwede silang malapitan. Pero with this LGD lineup, di ba? Talagang lalapit at lalapit to eh. Oh, magkakabakbakan pa rito at na burst down itong secret. Isang mabilisan lang. Uy, tinamaan pa rito ng sharpshooter. Pero meron naman yung scepter. Yun niya alam. Masisetapan siya ng kanyang sariling yung scepter. At umikot-ikot-ikot yung axe doon, mga sir. Unstoppable. RTC Delegado rin dito. Oh my God. Pinabarubal po rito. Balagbag Gaming by PSG LGD. Ang hirap, Kuya Lo. Ang hirap may pag-team fight for the side of EG. Kasi even if may BKB ka, it doesn't matter. Axe. Nagpipierce yung call niya. So, mag-go through pa din yun. And then, pure damage din yung kanyang helix, guys. So talagang, kita nyo naman yung duration ng BKB doon ni Abed. Tinitingnan ng cameraman natin kung ano yung nakuha ni Abed na damage. Puro pure damage yun with the counter helix netong si Axe. And thank you, ngingiti na lang. Kingi na pala ito. Eh, bakit dapat iwan na lang kalaban namin sa final? Sabi ni thank you ka na. No? Joke lang. Oh, pero ito, sabi ni Isis. Okay, mga asar lang muna ulit ako. Pero wala silang magawa, guys. Tier 2 tower on the middle lane. Balagbag Gaming by PSG LGD. TI ready na raw. Ito ang ating Chinese team. Yeah, paniwala. And this is what we've seen them do all throughout the tournament. You know, dominating, pero good respond. Oh, isang mabilisan lang. Nakatutok agad. Tatalo pa lang. Well played para dito kay Bet. Ang hirap na ito. Iniisip ko kung anong play yung magandang gawin dito ng EG. Kailangan talaga nila maka minus one agad sa team fight. They have good burst damage, pero like ang hirap nila mag-penetrate sa backlines. Oh. Saglit lang daw, nag-recall lang daw, guys. Nagkakaproblema yung natin. Ano to? Nangyari dito? Ito na raw yun. Okay, namatay. Si Abed, pero okay, ito. Habol si Isis. Tingnan natin. So, 25 minutes. Tama ba yung oras natin dito? 25 minutes, ayan. Nagkaroon ng isang engagement, guys. Naglalag na bahagya, guys, yung ating clean pit. Pero sana okay na po yan, no? Isang ganun talaga. Baka sa sobrang dami na nanonood ngayon sa kanila. And ito, Axe, level 20 na. 26 minutes ng laro natin. And this, meron na rin yung Sun King dito. 10k kalamangan na PSG LGD. Boots of Travel pa itong si Ame. So now, your NP. It doesn't feel good. Split pushing sa mapa. Diba? As much as possible, ayaw nyo na nagpapa. Ayaw, ito pa rin. Ayan, makikita natin dito. Okay, nagkaroon pala ng gera. Doon sa may ano natin. And ito, mahuli rin si RTC yata ate. Oh, titipi ka pa. May gera rin sa may gitna nun. Daming gera nga pala. And then ito, may another gera po dito. Thank you. Namatay ang kill si para dito kay Fly. Okay, nabubuhayan ng bahagya itong EG. Sabay papatas-pitas nila, pero Fly, Delegado rin dito. Yung kanyang Clockwork Hugs, kaso napasok sa loob, ito si Nothing to Say. And then, ito rin, secret na Yari rin po. Wicked si para dito kay Nothing to Say. 26 ang score natin. Patuloy lang yung Balagbag Gaming dito ng LGD. Oh, I mean, EG is just trying to create space sa mapa to eventually get yung makuha yung item na kailangan nila. Like with their X, Nullifier, kung ano man yun, they need to get there. Kasi sa ngayon, I don't think kaya nila labanan yung LGD 5v5. They're just way too strong. They have too many items, 11k net worth ahead yung LGD dito. Mm-hmm. And ito, tingnan natin paano pa gagawin dito ng EG, no?
Parang nabigla ang EG dito. Ibang level ng ng aggression. Like, kung isipin mo, di ba? Like, EG didn't lose laning phase. True. Di ba? Nakapag-pressure din naman sila. It's just the little things na ginagawa. Na-contest din ng stocks. I mean, na-contest nila, pero may ancient pa eh. May ancient pa. Yun lang. Yun nga. Yung little things na yon na nag-boost sa timing ng LGD and yung isang team fight pa sa gitna, di ba? Imagine mo kung hindi nakuha, kung walang ganong extra stacks yung LGD, baka hindi nakuha ni Axe yung either talent niya or yung Yasha niya, yung mga ganong klaseng bagay na pwede magpanalo sa kanila sa team fight. True. And game 1 pa lang po ito ng ating best of 5 series, mga sir. Between EG and PSG LGD, nalaglag na po yung T1, mga sir. And, oh, may gem na rin po. Tinalo na kagad dito si Sun King, pero may Aeon Dis yan. Oh my God, patay rito. Itong si Crit, and then mahuhuli pa nila. Itong si Fly, hook shot. Naku po, hindi nag-connect yun sa kanyang tropa. And monster kill para dito kay Ame. Pinali Abed yung camp. So wala tuloy siyang na-hook. Dapat mag-hook out siya kanina eh. Nagulay siya, wala ang camp. Mm-hmm. Doon magkasama sila ni Abed doon. And ito na, diretso na po sa may gitna. Itong si Nothing to Say. And tingnan natin, mababasagan nila rito. Okay. Yeah, easy peasy camp. Mm-hmm. And 22-6 score natin, guys. Basag na yung third tower dito ng EG sa may middle lane. Paano sila babawi rito, Ish? I mean, force a mistake. You know, for LGD, maybe catch someone off guard. Kasi ganun lang talaga nakikita ko eh. Like, in terms of teamfight, they just can't. In terms of bursting down si Sun King, mahirap kasi wala pa silang nullifier since may Aeon Disc siya. Yun lang talaga, pick off. Hoping that LGD makes a mistake. Pero sa ngayon kasi, knowing a Chinese team, sobrang discipline nila maglaro, kita mo, di ba? They got a kill. They're 14k net worth ahead. Pero kita mo, yung objective nila was a tier 3 tower. Because they know that they can get richer. Pwede pa nilang starve yung EG dito and eventually win the game. Nang mas smooth, walang throw, things like that. True. Isang ages na lang yata ulit to? After isang ages nito, alam na natin ang sunod na ito type dito ng EG. The double G. Yeah, ay, hirap eh. Kasi hindi naman si RTC na sobrang hard carry. Wala rin silang sobrang big ultimate na magta-turn around ng teamfight ng limahan. Diba? And the another thing is, they're not killing Razor. They're not killing Razor. Axe is not dying. So yung net worth nila just keeps going up. Like skyrocketing. Whereas aside ng EG, namamatay si Lina. Na-force out auto lane. Si RTZ na pick off din kanina. Diba? Yung mas yung kill potential dito ng LG, it's just much crispier in terms of rotations nila. And picking or finding heroes sa mapa. Mm-hmm. Oh, yeah, mag-ano, nullify, mag-ano, Assault Kiras. Itong si Ice. Ooh! RTZ! Diba? Purado. Sabi sa'yo, like yung pick off nila, mas maganda. Compared dito di sa EG. Like, I don't know, maybe they have better vision or nakukutuban nila kung paano maglaro yung EG sa mapa. That's why they can transition on this kind of pick up. Uy, patay rin si Abed dito. Another pick up coming from Max. Thanks a lot. Thanks, guys. They're just playing on a different level. Yung LGD dito, honestly. Grabe. And tingnan natin anong mangyayari na rito. Kaya pa ba ng EG? Guys, hindi ko ma-hype kasi kita nyo naman yung nangyayari, no? Matindi pa yung... Balagbag talaga. Matindi pa yung T1, ano ah? T1 LGD, ah? Ay, naka, pero ganun talaga. Game 1 pa lang naman to, guys, ng ating Best of 5 series. Yeah. Yun yung pinakamaganda, Best of 5 to, di ba? And last major naman, di ba? EG naman yung nakalamang doon ng 2-0 na nga yung kagad eh. Malay nyo naman, so sila just, naman yung magpa-2-0 ngayon muna. Oh, and also, it is the advantage of having the upper bracket, di ba? Oh, yeah. You've seen EG play sa lower division. So, nakita mo, napag-prepare ka din, di ba, sa laban nila sa T1. True. Whereas sa side ng EG, they have little time to prepare sa series na to. And then, they go with this draft. Unfortunately, mas ready yung LGD with the type of lineup na meron tayo sa game na to. Tama, and ito tingnan natin.
Oh, naglipat. Okay, nandito na ulit tayo sa clean feed. Aso, walang sounds. Ayun, ayun. Ayun na, meron na. And nag-roshan dito, guys. Ito ang side ng PSG, LGD, at tatalon dito si Critting na natin. Pero may Aeon Dis na naman. Ito si Paint Pian, mamamatay si Crit doon, mamapapayback po siya dyan. Pero si Fly, susunod na rin. Tinamaan pa ng sharpshooter ito si RTC, pero may BKB naman siyang gagamit dyan. And Abed, getting that Ace of the Immortal, kaya pa yata. Kaso may itlog, may epicenter pang binigay. Oh my God, the bed is down. Nagamit din ang Aegis of the Immortal doon, and RTC sasama na rin sa Hukay, and GG itinawag na. 33 minutes ng game natin, PSG LGD Massacre ang kanilang ginawa rito sa Evil Geniuses. 1-0 for the Chinese team. Malinis. Napakalinis. Napakagandang Dota. Ito wow. Na yung na-mention natin kanina na everybody else aside ng LGD was rich. Diba? They lift each other up, they boot each other up in terms of farming and yung timing nga nila. Regardless na matalo or manalo ka, they know that Ame, Axe, basta bigyan mo lang siya ng Manta style, sobrang mag-i-spike or mag-boom yung network niya. And this is what LGD did. Blink Dagger on Sand King was on point. Also, easy peasy game. Sila din ang nagpauso ng Axe Carry, guys. And ngayon, pinakita nila sa Grand Finals kung gaano kalakas yung Axe Carry, and nakita natin doon, grabe naman talaga ang kanilang performance. No? So, tingnan natin kung ano masabi ng mga panel natin. Sabi ni Shola, EG daw. The new da? Sabi ko na eh. Kasi dyan din talaga umuupo siya. 1-0 na. Sabi ko na eh. 1-0 na. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ate Ishen Alo. O, diba? Sabi ko sa'yo, Sand King, diba? Maaga niyang nakuha yung dagger niya. Pero ang dami niyang ano eh. Ang dami kasi dito sa game number 1 natin. Ang daming things to point out. Dahil PSG LGD, like I said earlier, sobrang linis talaga nila maglaro. True. As in, pulidong-pulido sila maglaro, objective-oriented. Yes. And 7 minutes, Vanguard? Yes, and kasi 13 minutes, Vanguard, Manta. Ang ano kasi doon, early game naman, nakakapalag yung EG on laning pace, pero sobrang discarte talaga ng LGD dito na hindi nila makontest yung stocks. Ginawa kasi ng Axe doon, na umalis na siya ng lane kahit nabasag ni ISIS yung tower dun sa may bottom lane, okay lang. Basta may stocks dito, etong si Ame, sobrang sulit nun eh. Mas malaking halaga and ancient pa yung mga nakuha niya. Ang malaking point doon, hindi nako-contest dito ng EG yung ancient. Saka ano, hindi naman din lamang yung timber sa Axe kanina. Lamang yung Axe sa timber, nakapag-farm siya eh. Kaya ang ginawa niya, nung pagka-vanguard niya, nag-neutral siya, pinabayaan niya din dun si... Ice. Si Sinq na mag-level. Kaso nga lang, hindi rin nagawa ni Sinq na magpa-level dun. Kaya nag-neutral na lang din tong si ano, si Axe. Kasi hindi man din talaga mapipigilan yung Timberson na makabasag ng tower. So, ang bilis din talaga nung tempo ng Axe. So, yung momentum niya na nakuha niya na yung early item niya, and yun siya sabi natin, sobrang yaman. 9 minutes Vanguard, then Yasha. Sobra. Ito din yung teamfight na grabe yung depensa dito ng LGD. Na pinilit kasi na EG na ano eh, na mag-push. Pero dahil dun sa bushwalk dito ni... Sinq talaga. Sinq. Nabanggit ko kanina, sobrang galing diba? Niya talaga mag-post. Kung ibibigay talaga ni ng EG yung hoodwink. Oo. Kaya Sinq. And pinakita na naman once again ni Sinq na sobrang consistent niya with the hoodwink. Tsaka ano, yun nga sinabi natin na sobrang hirap basahin dito nung lineup ng LGD and yung mga heroes nila. And grabe yung mga setup dito ni Ame dahil nga na-utilize niya yung sobrang yaman at sobrang dami niyang item. And nagtuloy-tuloy talaga. Ni-snowball dito ng LGD yung ano nila eh. Yung hero nila. Ito yung sinasabi ko na pinipilit naman din ng EG na i-contest yung mga neutral. Pero hindi kasi enough eh. Yung damage pa dito ni Abed. Usually, mas maganda yung hero ni Abed dito na mobile hero. May mga pantakas, di ba? Ano bang thoughts nyo dun sa Lina versus okay. Razor? Okay naman. Okay sila sa laning phase. Ang problema talaga, sobrang consistent din. Like I said, sobrang consistent din talaga ni Nothing to Say mag mid and Razor pa yung nakuha na hero niya. Hindi rin kasi naman niya mapapatay yung Razor
pag walang dumalaw din eh, siguro dapat umikot na lang din siya naman. Wala, tinan mo, walang damage si RTC. Oh, pero diba? Kung sinisipan lang. Mm-hmm. That's because may niya. Razor din. Pero ano ah, gabi si Abed, nakuha niya pa yung Roshan doon. Yes. Kala ko nga hindi niya na madadampot kasi wala na siyang buhay konting, eh, di ba? Konting-konti na lang. Pagkalapag niya eh, nag-cooldown agad yung, agad yung Roshan. Oo, mapapatawa si, na lang. Mapapangiti ka na. Pero this is a good thing na best of five yung series natin. So maraming room for errors. Pero hindi mo naman gugustuhin na dumami na dumami yung errors mo. So as much as possible, dapat game number two. Imagine that for Ame! 11-0 and 10. Babana nila yung axe for sure ako. Siguro, ano ba yung pinurse ba nila is Nyx and... Nyx. Ano ba yung kasunod ni sa Nyx? Nyx and... Broodmother yata yun. Hindi, Broodmother nagban yung PSG eh. Basta, feeling ko, i-hype ban na nila yung axe. Sobrang hirap kung ano rin eh, no? Kung de kung hindi naman nila i-ban, ipipick nila kasi hindi nag-ax ano si madalang ano, scary madalang wala din I usually says, hindi din diba? Usually Timber Mars at saka yun yung mga heroes hindi si ano si RTC. Hindi na, na I haven't di seen. Hindi siya. Ang ano lang talaga. Pagano talaga yung pambakbakan na ano eh. Hindi namatay si Nothing to Say sa game na to. Hindi rin namatay etong si Ame. Si Ame. Sa game na to. Kaya ngayon yung ano, kumbaga sa ano, EG, di ba, farming hero sila. Well, LGD, more aggressive and early game yung gusto nilang gawin. Mm-hmm. So, para napaforce dito yung EG na mag-adapt sa gameplay nito ng LGD. Mo, so, nahihirapan sila. That's right. Nakakatuwa lang dito for PSG LGD. Di talaga nila kinakalimutan yung yung this na item. Oo. Parang favorite. Feeling nila, sobrang ano, sobrang... Favorite item nila. Na-realize nila sa isa yung Aeon Disc na sobrang broken in a way, bukod sa Holy Locket na, ano, na, ang, na item. Ang item, mga ano kasi sa Aeon Disc dito, more on mahilig yung EG, then sa mga pang-burst na hero like Lion, di ba, lagi nila pinaperspekto. So, Aeon Disc ang sagot. Aeon Disc ang sagot, and may lina pa sila, di ba? Saka grabe rin kasi gumalaw talaga yung support ng LGD. Oo, thank you. Suabe, sobra. Super. Suabe, that's right. Ayun yung pinaka, suabe. Yun yung mga pinaka word na pwede mong gamitin suabe. Sa PSG LGD. And Pulido, disiplinado. Yes, diba? Grabe. Yung, naman na maganda. Yung game number one. Sobrang linis eh. Sobrang linis. We'll see for the game number two, ano nga ba yung pwedeng adjustment ng EG? Sasabayan ba nila sa pagiging aggressive yung ano? Or actually, sinabayan naman nila yung pagiging aggressive dito na nahirapan lang talaga sila sa axe. Yep, nahirapan sila. It's just that nag-snowball lang. Sobrang yaman, ikaw ba naman 13 minutes na ka-vanguard tapos manta? Kung sakaling, kung manta. Sakaling ba na, na-ban nila? Hindi, kahit man lang ma-late yung item ni Axe dito, sa tingin nyo kaya? Hindi rin nila napahirapan, hindi rin masyadong... What if napahirapan tingin nila? Tingin ko kaya nila yun kung hindi na nakuha dito na yung Axe yung timing ng item niya. Hindi eh. Kasi yung Sun King, free farm din sa taas eh. Bagay, maganda rin, lagi, maganda rin yung laning nila, pati yung mid, maganda rin yung laning. So kahit sa nating napahirapan... yung nang bongga yung axe. Makakapag-farm pa rin yan eh. Mag-neutral lang siya. Ini-stackan lang siya nung Phoenix. Tapos at the same time, yung dalawang core pa ng PSG is maganda yung laning. So makakapag-farm at makakapag-farm pa rin talaga siya. Axe eh. Yep. And speaking of axe, sa tingin nyo ba si Axe yung magiging MVP dito? Or yes. Meron kayong ibang player for PSG LGD na possible. Hindi ko Axe eh. Grabe yung pa. Ang aga niya din talaga na kapag online tsaka yung mga pasok niya, yung mga call niya. And I think, ano talaga, sobrang one-sided din talaga ng laban. Game number one, one-sided, no? Parang, hindi pa ata, ewan ko, na-overwhelm siguro yung EG sa pagkapanalo nila kanina. Pero kailangan nilang bumawi din dito. Best of five naman. Yappy. So, sa pagbabalik namin, guys, masasaksihan natin kung ano nga ba yung mangyayari for the game number two. Again, I'm Casey together with the... Ay, papalitan ako. Ay, wala nung... Si Ate KJ mo, KJ na. Yes. Still, si Shola pa rin yung makakasama ko. Shoutout sa inyo lahat. Good morning ulit sa mga sumama. Bago ko umalis yan. Shoutout mo na lahat ng mga sumama nagpuyat dyan. I-follow nyo na rin ako sa page ko. Thank you, guys. Share at kita-kitits na lang tayo sa Civil War na next month, guys. So, tapusin muna natin tong Annie Major. And good luck sa mga mananalo. Ayan. So, that's it. So, I think we will be right back. See you later. Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. 'Di ba? Mayroong lalaki na stronger